Alright guys, so welcome dito sa aking YouTube channel. Ikaw ba ay naghahanap ng pagkakakitaan ngayon sa online? At ikaw ba ay gustong kumita talaga sa online gamit lamang ang iyong cellphone? Kung yes ang sagot mo, kaibigan, alright, so before tayo mag-start, gusto ko munang ipakita sa iyo yung aking result for 3 to 4 days sa aking coins.ph. As you can see guys, ngayon nandito tayo ngayon sa aking screen, nakikita nyo po ngayon dyan. Okay, so meron po akong na-receive na 222,356. Na-receive ko po yan sa website na to or application na to, alright, sa 3 to 4 days lang. Alright, so gusto kong ipakita sa inyo guys na ito po ay hindi po siya screenshot. Okay, so kasi karamihan ng iba, ang sabi nila ay screenshot yan. So ililipat natin sa Ethereum, sa XRP. So nasa peso na po yan guys. Ready for cash out na po yan sa aking bank account. Para i-cash out pala yan, ginagawa ko yan guys. Okay, kiliklik ko lang po yung cash out. Okay, so kinakash out ko po yan sa aking bank account. Alright? So if you want to know kung paano kumita niyan, 222,000 in just 3 to 4 days. Alright guys, panoorin mo yung video na to until the end at ituturo ko sa'yo yung full guide or step by step kung paano ka kumita rin ng ganyan gamit lamang po ang iyong cellphone at nasa loob ka lang ng iyong bahay. Alright? Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. So kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin guys ng maraming kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. So wag na nating patagalin guys. Let's go! Alright guys, so before tayo mag-start dito sa aking ipinagitang proof kanina, ito pong video tutorial na to is a continuation opo, or ito na po yung part 2 ng aking video yesterday. So hindi nyo pa po napapanood yung aking video yesterday, ito po yon. Okay, yesterday po yan, 21 hours ago, kumita ng 5,000 per day gamit ang cellphone step by step Bityard series. So itong video na to is part 2 na. Okay, so kung gusto mong matutunan yung part 1, okay, ito pong part 1, ang laman po nito ay paano po kayo mag-register, alright, and then paano po kayo mag-deposit dito po sa Bityard. Pero ngayon guys, ito pong tutorial ko na is after nyo makapag-deposit at naka-receive na po kayo ng earnings nyo dito sa Bityard, okay, so ang next step na gagawin nyo is i-convert natin or i-sell natin po yung ating Ripple sa USDT and magte-trade na rin po tayo. Alright, so ngayon, ang next step natin ay, okay guys, so nandito na tayo ngayon sa ating dashboard sa Bityard. Sabi ko nga, kung hindi mo pa napapanood yung first video, panoorin nyo po yung series number 1 or part 1 ng aking video tutorial. Alright, so ngayon kasi ang mangyayari na is meron na po tayong deposit sa ating Bityard. Ang mangyayari kasi, okay, kung titingnan natin yung ating asset, okay, click natin po yung ating asset, alright, and then dito sa asset, okay, sa taas, makikita kasi natin dito sa video na to na ngayon is, okay, meron na tayong Ripple. Halimbawa, meron na tayong Ripple, okay, saan nanggaling yung ating Ripple? Nanggaling po yan sa coins.ph natin, okay, so from coins.ph natin, okay, i-transfer natin dito sa ating sa Bityard. Okay, pinakita ko 'yan sa video or series number 1. So ngayon nandito na po sa ating Ripple. So halimbawa lang 'to ha, pero ako meron na kasi ako talaga. Okay, meron na po akong Ripple. Ang mayyari, okay, paano ba tayo kikita? So kailangan po nating i-trade 'yan sa spot trading at copy trading. 'Yun po ang meron kay Bityard. Now guys, gusto ko munang ipakita sa inyo paano 'yan i-convert. Okay, dapat po kung copy trading yung gagawin nyo, nandun po siya kasi dapat sa USDT. Okay, so dapat nasa USDT po yan para i-trade ng copy trader. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, paano mangyayari yung Ripple, okay, mapupunta sa USDT. Ang gagawin natin ay ganito, click-click lang po natin itong trade, ito po yon. Okay,
So, click lang natin yung trade. Yan. So, ang mangyayari, ito po yung lalabas. Contract ka agad kasi yung makikita natin. So, maguguluhan kayo niyan kung di nyo alam. Ang mangyayari ay i-click natin itong spot. Okay? So, i-click lang natin itong spot. Ito po yung nakikita nyo. Click natin yung spot. Yan. At ito na po yung makikita nyo once na-click nyo po yung spot. Okay? After that, ang mangyayari ay ganito. So, i-click natin to. Okay? Hindi BTC. I-click natin yan para makapili tayo. So, once na-click natin to, okay, pwede na tayong mamili. Okay? Di ba? Ripple to USDT. Hanapin lang natin dito. Scroll lang natin pataas. Okay? Scroll natin. Hanapin natin yung Ripple or XRP para ma-trade or ma-convert. Pero mas magandang gawin, i-trade natin. So, nandito na po yun, guys. Yan, nakikita nyo. Yan. So, click-click natin yan. So, nandito na po yan. Diba, yung ating account ay nandun sa Ripple. At gusto nating maging USDT. So, SRP, okay, over USDT or versus. Tawag ko dyan, versus. Yung iba, kinokorek ako eh. Bahala kayo dyan. Basta sa akin, yan ang term ko. Okay. So, ngayon, gagawin natin ay ilalagay, nakalagay yung dapat naka-red yung sell at dapat nakalagay po yung limit. Okay? At dito po yung ating price or itinatawag nilang bid or asking price. Okay? So, ilalagay natin yan dyan. So, halimbawa, dito ko binibase yan. So, tinitingnan ko yung pinakamababa. Okay? At dyan ko inilalagay. So, halimbawa, 343. Okay na yan. So, ilan ba yung ilalagay mo dun sa, yung buong XRP mo ba ilalagay mo o kalahati lang or 75% lang? So, halimbawa, gagawin natin is 100%, click mo po yan. Okay, so pwede nyo pong i-click yan or pwede nyo pong i-manual na i-type. So, gusto nyo i-type, pwede rin 100%. And then after that, okay, ang gagawin nyo na lang po is i-click nyo lang itong sell XRP. Alright, so i-sell nyo lang po. So, halimbawa, ay once na na-sell nyo na po yan, so ipapakita ko na rin. Okay, so dapat ay, so halimbawa, ang price niya is, or ibebenta natin siya sa, ang price ay, yan nga, 4343. And after that, isa-sell nyo lang po. Pagkatapos nyan, guys, kapag na-fulfill na po siya, ang mangyayari ay ganito na. Balik tayo ulit dito. Okay, so click nyo lang po yung sell XRP, makikita nyo po yung open orders dyan after that. And then, balik tayo dito sa ating asset. So, click lang natin tong arrow na yan. Okay, so nabaliktad. Okay. So, pagkatapos nun, guys, ang makikita na natin nandito na. So, mapupunta na po yung ating XRP sa USDT. Alright, so sana, guys, nakita nyo na po yung... Kasi maraming tanong dito eh. Kasi sabi nila, pagkatapos daw sila makapag-transfer ng XRP, saan daw mapupunta? At ano yung gagawin nila? Etong video na to, yun na po yung kasagutan. Alright? So, yan na po yung kasagutan. Ngayon, maraming nagtatanong pala, okay? Kung saan daw nakalagay yung USDT? Or yung pera nila, nasa XRP ba? O nasa, dapat po, kung gagawin nyo po ay copy trading, nasa USDT po dapat. Alright? So, ngayon, maraming mga tanong. So, marami pang tanong na kung anong tanong nila. Bakit daw nandyan pa rin? Eh, nag-copy trading na daw sila. So, iba't iba po yan, guys. Minsan kasi, kung kulang yung pera nyo, minsan nagiging insufficient fund. Kahit ako man. Okay? Minsan kasi, mas malaki po yung itrinetrade ng trader. Minsan, hindi yan na isasama yung sa inyo. Okay? Yun po yung sagot doon. Ngayon ay, so, pupunta na tayo ngayon sa copy trading muna. Ito pong copy trading ay kokopyahin natin yung trade ng mga nandito na trader. Hindi ko sinasabing magagaling. Kasi basta nandito na sila. So, it's up to you kung ifa-follow nyo sila o hindi. Okay, gusto ko lang i-clear din, guys, na ang decision, guys, nasa inyo. Wala sa amin. Ipinapakita lang namin tong platform na to. Wala rin sa pilitan. Kasi akala ng iba, pag napanood nila, pilitan. Kailangan. Okay, parang pinersa sila. At parang kasalanan pa namin. Hindi namin kasalanan yun, guys. Okay, ito pong platform ay isang legal na platform. Pag-aralan nyo, siguro naman binigyan kayo ng karunungan o kaalaman para mag-isip.
at pag-aralan. Kasi marami akong nare-receive sa comments sa aking YouTube. Okay, sinisisi, natalo daw sila ng $100. Hindi ko kasalanan yun, kaibigan. Bakit? Decision mo yan. Ang pumindot, ikaw. Hindi ako yung pumindot dyan. Okay? Kung ako yung pumindot, okay, na ifinalo mo siya, eh kasalanan ko. Eh ikaw pumindot. Okay, binigyan ko lang kayo ng paraan para kumita kayo. Okay, so ngayon ganito, balik tayo. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung, so part 2 pa lang to, punta na tayo sa copy trade. Okay, so ang gagawin natin sa copy trade ay kokopya tayo ng mga trader. So dito, pwede natin i-click to, copy trade. Click natin yan. So cellphone na to guys, yung gamit ko kasi marami yung tatanong. Cellphone. So, nandito na po yung mga pwede nyong pagpilian. At dito mismo, nakikita nyo, ito po yung mismo kong, okay, kina-copy trade. So, ngayon, nakikita nyo yan. At dito nyo guys, makikita yung insufficient fund. Okay? Makikita nyo po yun. Yun, merong arrow dito or bell. Makikita nyo po yan para sa akin. Okay, failed records, nakalagay dyan. Yan. So, insufficient guys, oh. Yan. So, maraming insufficient, di ba? Kasi minsan malaki yung itrinetrade ng trader. So, back lang tayo. Alright, so ngayon ay, dito guys, nakikita nyo yung aking ifinalo. So, hindi ko rin kasalanan guys ha. Ito lang yung, ipapakita ko na rin yung sinong mga finalo ko. Si Bolo Trader, okay sa akin yan. Okay, so mamaya makikita nyo yan. Si Bolo Trader, so ito si Trade Boom Ben, maghilig to sa short sell, maghilig to. So, 91% yung win rate niya. Kung bakit ko pinili mga to, kasi mataas yung win rate nila. So, ano pa yung isa? Kasi ito, si Biden Wing, bago ko lang pinalo to, kasi mataas yung win rate niya, 89. Si Top MG, matagal lang hindi nag-trade, pero nakafollow pa rin ako sa kanya. Si Angko Khan, di ko maalam, yung 85%. Ito lang, yung apat lang kinapi ko. Okay? So, wag yung masyado. Yung iba kasi, gusto nila, pinalo na nila lahat. Eh, insufficient fund ka, 100, baka $20 lang sa'yo ang ifinalo mo, 5. Hindi pwede yon. Okay? So, sa akin, merong kwan. Ang nakalagay sa akin dito is $500. So, 5. $100 ang isa. So, halimbawa, ipapalo natin. Okay? So, halimbawa lang to ha, para makita nyo lang. So, i-click lang na, para makapag-follow pala tayo, click nyo lang po yung follow. Alright? So, click mo lang yung follow. Yan. So, nandito na po yun. Ito po yung mga tanong ng ilan. $20, $50, $100, $200. So, depende po yan kung ano po yung itrinade ni trader. Kung 20 lang siya, o di 20, pwede sa inyo. Kasi kung 20 sa inyo, si trader 100, minsan hindi at nagiging insufficient. Kaya ang nilalagay ko 100. Pero pwede rin kayong 20. Kung di pa nagbago yan, may nagtanong kanina, tumawag pa eh. Okay, kung di nagbago yan, hindi yan nakasama. Hindi nakasama sa trading ni finalo mo. So, para okay yan, kapag okay na siya, okay, so ganun lang. Ito, yung iba, gusto mo fixed ratio, pwedeng baguhin yan. Gusto mo yung mataas, mababa, pwede rin baguhin yan. Pero, ginawa ko yan na yan, 100. Okay, kasi once na nag-trade yan at naging successful, ang kita natin dyan, 100 din guys. 100 din. Okay, madalas yan yung kita ko. Okay, huwag nyo na rin galawin yan. Ito po yung maximum daily copy margin. Maximum na po yan sa isang araw. And then after that, ang gagawin mo lang, i-click mo lang itong copy. So, ipakita ko na rin, copy natin. Okay? So, di ba, na-copy na natin. Nakita nyo, na-copy nyo natin ito ngayon. So, ang tanong ng mga ng ilan, eh, paano naman daw i-unfollow? So, ito na rin, sagot ko na rin dyan, guys. Okay? Para ma-unfollow, ito na rin, click mo lang itong edit, i-unfollow na rin natin. So, click lang natin yung edit. Yan. So, click natin yung edit. Yan. At makikita nyo dyan, guys. So, paano i-unfollow? Edit. So, dito sa pinakamataas na parte, yan. Nakikita nyo yan, guys. I-unfollow natin. Click mo yung unfollow kung ayaw mo na siyang i-follow. So, i-unfollow natin. So, click ko na yung unfollow. So, makikita nyo, guys, dyan. Unfollow na natin. After that, yan. So, hindi na natin siya na-follow, di ba? So, makikita nyo, pwede na siya ulit i-follow. So, unfollow nyo lang kung ayaw nyo na sa kanya. Okay? Sa akin, 4 kasi meron akong $500 na nakalagay for copy trading. Alright?
So, paano daw malalaman na kumita na sila? Oh, eto na yon guys. Okay, ipapakita ko na rin dito sa asset. Click nyo po yung asset. Okay, so dito, makikita natin yung kita. So, paano makikita yung kita? So, nakalagay dapat yan sa taas, account. Kikita nyo yan, account. Yan, so, eto nakikita nyo account. Para makita natin kung kumita, dito sa baba, copyright settings. Eto, click-click natin yan. Okay. So, parang sa akin guys, no, nakikita natin. So, si Trade Bong Ben. So, 111 na po yung kita natin sa pag-follow sa kanya. Si Biden Wing, wala pa kasi kanina ko lang i-finalow. Si Angku Cab, meron na akong $94. At meron na siyang i-finalow, ginamit na capital ko is 11. Si Top MG, siya yung nauna kong finalow, 716. At eto naman si Bolot Trader, 1,039 na po yung kita ko. So, hindi po negative yan. Kasi kung natalo lahat yan, negative sana. Negative. So, all in all, panalo tayo. So, ang total cap, total earnings ko sa copy trading ko is 2,030. Ito po yung tinatanong, may nagtanong kanina. So, sana masagot to. Cumulative revenue, yan po yung kita nyo. Cumulative margin, ito po yung naging ginamit niyang capital nyo. So, ano yung totoong kita nyo? Ito yun, 2030. Yan ang kita nyo. Alright? So, sana nasagot ko na yung mga tanong nyo, guys, ha? So, abangan nyo ulit yung next video ko. Okay? Balikan din natin ulit itong update sa copy trading. And then, pupunta na tayo sa... Kung ayaw nyo silang mag-follow, ikaw yung mag-trade. Napakadali din. Okay? So, abangan nyo yung video series number 2 or number 3 sa next video tutorial natin. Alright? So, sana guys, naintindihan nyo na at nasagot yung mga tanong nyo regarding po sa copy trading dito sa Bityard. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye! With the